Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawangan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawangan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong Martes Santo, sa ating mabuting balita, pinahahayag ng ating Poong Hesus Nazareno na ang karangalan ay matatanggap lamang kapag inialay at buong pusong tinupad ang kalooban ng Diyos sa buhay. Naway tayo rin, katulad ng ating Poong Hesus Nazareno, ay manatili sa Kanya, manatiling tapat sa Kanya. Nang sa ating pag-aalay ng sariling buhay, tayo rin ay makatanggap ng nararapat na karangalan, hindi mula sa kahit kanino, kundi sa mata at sa pag-unawa ng Diyos mismo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming Poong Mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki'y laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas.
Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nung maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya ay pinapaglilimos ng mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo ang makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Tayo ba'y nagiging tapat sa ating Panginoon? Yung ating pong mabuting balita ngayon mula kay San Juan ay isang bahagi ng kung saan tapos na ang paghahapunan ng ating poong Jesus Nazareno kasama ang kanyang mga apostol. No? Ang hapunan na ating ginugunita at isinasa kasalukuyan sa ating banal na misa. No? Pero kung mapapansin ninyo, ito ay isang pamamaraan ng drama. No? Parang tayo'y nanonood ng isang telenovela kung saan nagpapalitan ng salita at kilos ang ating poong Jesus Nazareno at ang kanyang mga apostol. No? Maraming mga pangyayari dito. Una, nakilala ng ating poong Jesus Nazareno ang siyang magkakatuwa sa kanya. No? Na ituro niya yung si Judas, pero hindi alam ng marami kung ano ang kanyang gagawin. Si Jesus lang ang nakaaalam. At dahil pinaalis niya si Judas, baka siguro iniisip ni Judas na ito ang nararapat at tamang gawin. No? Ano ibig sabihin nito? Sabi nga natin, para itong drama, may pinakikilalang mga tauhan na alam naman natin at kilala natin kung sino. Pero may layunin ang pagmuling pagpapakilala sa kanila.
Nariyan si Judas Iscariote, nabibilang sa mga rebelde. No? Yung pangalang Iscariote, hindi iyon apelido. Yung Iscariote ay grupong kanyang kinabibilangan. No? Mga naniniwalang sa pamamagitan ng dahas, maipalalaya ang mga Israelita, ang mga Hudyo, laban sa mga Romano. Kaya siguro iniisip niya na sinabi ng Panginoon, gawin mo na ang gawin mo. Ipagkakanulo niya si Jesus, at sa kanyang pagkakanulo, dahil si Jesus ay uhulihin ng mga Romano, lalabas ang kanyang kapangyarihan bilang Mesiyas. Magbabagong anyo siya, nakakabayo, parang isang hari na palalayasin ng mga Romano. At susuporta ang mga tao sa kanya. Akala niya, yung pagdaraanan ng ating poong Jesus Nazareno ay magiging daan para sa isang marahas na revolusyon. Kaya siya o kaya niya tinupad ang sinasabi ng Panginoon pagkatapos ng hapunang ito. Pero yung kabaliktaran ang alam nating nangyari. Yung karangalang natanggap ni Jesus ng ating poong Jesus Nazareno dahil sa kanyang pagtupad sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay hindi revolusyon. Ang kalooban ng Ama ay hindi karahasan. Subalit, pagbabalik loob, pagbabalik ng bayang Israel sa kanya, dala ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito at ang katapatang ito ang nag-udyok sa ating poong Jesus Nazareno na tanggapin ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay tungo sa muling pagkabuhay. Kaya tinatanong din tayo, sinusunod ba natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? O baka naman ang mas sinusundan natin yung karangalan na gusto natin. Yung makilala tayong sikat, mapasunod natin yung mga tao, maging influential tayo, o makuha lang natin yung gusto natin. Ano ba ang mas mahalaga? Yung gusto natin o yung gusto ng Diyos para sa atin? At tinatanong sa atin ito dahil alam natin, naniniwala tayo na yung kung anumang ninanais at ano ang kaloob ng Diyos para sa atin ay mas nakabubuti sa atin. Naniniwala tayo sa kanyang karunungan. Naniniwala tayo sa kanyang kabutihan at malasakit sa atin. At kung tutuusin ang hinihingi na lang sa atin, sumunod. Pagnilayan, tuklasin, ano ba yung gusto ng Diyos natin sa buhay natin ngayon? Estudyante man tayo, nagtatrabaho man tayo, mahirap man tayo o may kaya, babae man o lalaki, bawat isa sa atin may kalooban, may ninanais ang Diyos. At nakaugnay ito sa ating mga kasama dito sa lupa. At ang sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, ang kalooban ng Diyos ay magamit ang ating kakayanan para sa pagsisilbi ng kanyang kawan. Hindi kailanman para lang sa ating sarili, kundi para sa lahat ng makikinabang sa kaya nating gawin at ano ang ating maihahandog. Kaya naman sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sana po maalala natin iyon. Ito ang ginawa ng ating poong Jesus Nazareno. Ito ang tinatawag tayong landas na sundan. Kahit na minsan, tulad ni Simon Pedro, tayo na ang unang nagtatatwa, nagpapalayo sa Diyos. Hingin natin ang biyaya na lalong-lalo na sa mga mahihirap na panahon, ay manatili tayong maging tapat sa kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan mo po kaming maging tapat. Maawa ka sa amin.
Magsitayo po ang lahat. Buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalaala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkadulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na kasama ng ibang nagsisilbi sa bayan, nagsisilbing tapat din sa kanilang misyong ipinagkaloob ng Diyos sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang kalako pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, tumihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalusalo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayong ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Papawin, kung
ay tahakin. Krus na landasin, galak ay aking. Hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap. Pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas, na sana po sa mga darating na araw, lalong-lalo na sa Huwebes Santo, ay paglaanan natin ang panahon at pagkakataon ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ating pag-alala ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating poong Jesus Nazareno. Yung po, baka po yung iba sa atin, naka-set ng makapagbakasyon, no? Wala naman pong masama roon, basta laanan po natin ang panahon na tayo makatungo sa simbahan, makapanalangin, makaisa sa mga pagdiriwang. At syempre po, lalong-lalo na po sa mga magdiriwang dito sa simbahan ng Quiapo, huwag pong kalilimutan, isuot lagi ang face mask ng maayos at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Dagdag na paalala na rin po, mainit ang panahon, magdala po ng kanikanya mga tubigan, yung mga kailangan ng gamot, kailangan ng pamaypay, magdala na rin po. Ano po? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatay na ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.